Isang protestante po ang nagtanong sa isang Muslim. Ang tanong niya kung saan daw ba nanggaling ang Biblia. At ano po ang naging sagot sa kanya ng kapatid nating Muslim? Panoorin po natin ang video na ito. So ang tanong, saan ba nagmula? Sino bang nag-gather lahat ng ito? Alam mo ba? O sino nag-gather nitong mga books na to at ginawa siyang Biblia? Alam mo kung sino? Kalaban. Yung kalaban ng simbahan niyo. Sino ang kalaban ng simbahan niyo? Catholic Church. Sino ang nag-gather ng mga libro at tinawag na Biblia at biniklara na, na salita ng Diyos? Catholic Church. Ibig sabihin, utang na loob yung Biblia nyo sa kanila. See? May utang na loob pa pala mga kapatid nating sulpot na sekta sa Catholic Church. Ayon po yan sa isang Muslim. Which is true, no? Dahil kung hindi po binuo ng Iglesia Katolika ang Biblia, malamang wala din pong susulpot na sekta na mag-aangkin na sila ang tunay na Iglesia dahil lang sa nabasa nila ang pangalan sa Biblia. Kung wala pong Biblia, wala rin maglalakas ng loob na magtayo ng kanilang Iglesia. Tama pong sinabi sa atin ng kapatid nating Muslim that the Bible is a Catholic book. Ito po ay Katolikong aklat. Ang Biblia po ay binuo ng Katoliko para sa Katoliko. And it's 100% na sa bawat pahina po nito ay Katoliko. Wala naman pong Biblia ang mga kapatid nating sulpot na sekta na masasabi nilang kanila. Dahil kung ano man pong ginawa ng simbahan na pagkakasunod-sunod ng mga aklat sa Biblia at ang pagbibigay po nito ng pangalan ng Biblia ay ginaya din nila, kinopya lamang po nila. Kaya wala talagang Biblia na masasabi ang mga kakasulpot na sekta. Dahil ang simbahan Katoliko po ay umiral na bago ang aklat at mga liham ng bagong tipan ay na-canonize. At sa pagkanonize po ng mga liham na ito, ay wala pang mga sulpot na sekta na umiral o kahit may panganak man lang ang mga founder nito na nagtayo po na kanilang iglesia. Kaya kung isa ka sa mapagsuri na tao, maganda sigurong tanongin niyo po ito. Saan at paano kaya sila nagkaroon ng kanilang Biblia? At may kaibahan ba ang Biblia na gamit nila sa Biblia na meron ng Iglesia Katolika? Diba? Ang simbahang Katoliko po ang nagpasya, aling ang mga aklat at liham ang kinasihan ng banal na espiritu. Aling mga aklat ang nagmula sa mga pinagkakatiwala ang may akda ng bagong tipan at alin naman yung hindi. Kaya dito po natin maiintindihan, bakit sa apat na ebanghelyo lamang ang isinama at wala ang iba na ito, kagaya po ng Gospel of Thomas, Gospel of Barnabas, Gospel of Peter at iba pa. Malamang ito po ay dahil hindi naaayon sa turo ni Kristo, kaya hindi po pinili ng simbahan. Kaya pagdating po sa pagpipili, makikita po natin ang otoridad talaga ng simbahang Katolika. Ang simbahan po ay umiral ng mahigit 300 years nang wala pang pinal na Biblia. Hanggang po sa taon ng 382 sa Konseho ng Roma, sa panahon po ng pamamahala ni Pope Damasus I, na nakuha natin po ang kanon ng banal na kasulatan tulad ng mayroon po tayo ngayon na 46 na aklat sa Lumang Tipan at 27 na aklat sa Bagong Tipan. Si Pope Damasus I po ang ng Iglesia Katolika ang pumili ng mga aklat na isasama sa Biblia. Ang mga miyembro po ng simbahang Katoliko, taon-taon ay kinopya at muling ginawa ang Biblia sa paglipas ng mga siglo gamit po ang parehong 73 books na ito. Hanggang po sa 16th century sa panahon po ng Protestanteng Reformasyon, na inalis po ng mga Protestante ang pitong aklat sa Biblia o tinatawag po nating Deuterocanonical books o apocryphal books naman para sa kanila kung tawagin. Na kung tutusin, ito lamang po ang binago ng mga sulpot na sekta sa sinasabi po nilang kanilang kopya ng Biblia. Di ba? Yes, we go on the term na kinopya lamang dahil hindi naman po sila ang nag-compile ng sarili nilang Biblia. Kung ano man po ang mga libro na pinili ng Iglesia Katolika na isasama sa Biblia, specifically the New Testament, ay ganoon at ganoon pa rin ang laman nito sa version ng Biblia na meron po sila. In short, sinunod pa rin nila ang mga pagkakasunod-sunod ng mga libro sa Biblia na ginawa po ng simbahan. Si Pope Saint Seracius po ang nagtawag sa mga nakumpile na libro bilang Bible. Hanggang po sa ngayon, yan pa rin po ang tawag kahit na sa mga version ng mga sulpot na sekta. Kaya sige, paano po masasabi na hindi sa Iglesia Katolika nang galing ang Biblia? Gayong sa pagbuo po nito, ay Iglesia Katolika lamang ang nagsagawa po nito. Diba? Simula noong umusbong po ang Reformasyon, hanggang sa ngayon ay may pagkakaisa sila sa pagpapakalat ng maling paniniwala na ang Biblia lamang po ang kailangan sa paghanap ng katotohanan o tinatawag nating sula scriptura. Na kapag hindi po mabasa sa Biblia ay hindi sila maniniwala. Mayroong ilang mga problema po sa paniniwalang ito. Dahil kung ang Biblia po ay isang aklat na Katoliko sa makatuwid, ay naniniwala lamang sila
sa aklat na gawa ng Katoliko, regardless of what version of the Bible na ginagamit po nila, dahil ganun pa rin naman po ang laman ng mga libro at mga chapters at verses nito. Diba? Kung wala kang tiwala po sa simbahan o sa Iglesia Katolika sa anumang bagay o katuroan nito na hindi mababasa daw sa Biblia, bakit ka magtitiwala sa Biblia na binuo mismo ng simbahang Katolika? Ang libro na kinumpay ng simbahan, ang nag-iisang aklat na pinagbabatayan mo ng iyong buong reliyon, ang aklat po na pinagbabatayan mo ng pangalan ng iyong iglesia na sinasabi mong tunay dahil mabasa daw sa Biblia. You see? Ang sula scriptura ay hindi naman po scriptural. Ano pong ibig sabihin natin dito? Hindi rin naman po nakasulat sa Biblia ang salitang Bible alone o scripture alone. Bukod pa riyan, ang anumang pong pagtukoy sa banal na kasulatan sa Biblia ay may mga pagtukoy sa lumang tipan dahil ang bagong tipan po ay hindi pa umiiral. Kagaya po ng madalas nilang ginagamit na 2 Timothy 3:16 na ang lahat ng kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos. Now, ito pong gamit nila na verse para isupport ang kanilang paniniwala na sula scriptura. Ngunit kung titingnan naman po natin ang sa verse na ito, ay wala naman pong salitang sula scriptura. So do you think ito po ay tumutukoy sa buong aklat ng Biblia? Hindi po. Dahil nung isinulat ito ni San Pablo, ay ang lumang tipan pa lamang ang umiiral. Kaya maling-mali talaga po ang paniniwala ng mga kapatid natin na Solbot na sekta. At isa lang po ang malinaw dito, ang Biblia ay isang aklat na Katoliko. At bakit ito ginawa ng ating simbahan? Dahil po malinaw ang sinasabi po sa Biblia, ang simbahan, ang haligi at pundasyon ng katotohanan dahil mayroon siyang otoridad mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Hesukristo ang nagtatag ng simbahan. Kung gusto mong mas makilala si Jesus, kailangan mo magbasa ng Biblia, lalo na pong bagong tipan, sa pamamagitan ng gabay ng kanyang simbahan. Sinasabi nga po ni St. Jerome na ignorance of scripture is ignorance of Christ. Ang kamangmangan sa banal na kasulatan ay kamangmangan kay Kristo. Kaya bilang mga Katoliko, dapat rin po tayong mas lalo pang magbasa ng Biblia. Dapat nating matutunang kilalanin ang mga paraan ni Hesukristo. Dapat nating matutunang kilalanin ang tinig ni Hesukristo. Ang Biblia po ay hindi isang patay na titik. Ito po ay ang buhay na salita ng Diyos. Sa banal na kasulatan, hindi lang natin binabasa ang mga salita ni Hesukristo. Si Hesukristo ay nagsasalita mismo sa atin ngayon. Kaya hinihikayat ko po kayong basahin ang banal na kasulatan ng may panalangin at may patnubay ng ating simbahan. Kaya mga kapatid, maging isang tunay na Katoliko sa salita at sa gawa, at maaari nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na po para sa inyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello po sa ating lahat, ako pala po si Mark James from Bohol, at isa din po ako sa CFDO, Catholic Faith Defender na patuloy na nag-direpensa sa ating simbahan Katolik. At isa rin ba ako sa taga-subaybay sa mga videos na in-upload ni Mr. Curious Catholic. At sana po yata itong masuportahan ang kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube channel para po tuloy-tuloy po ang paglaganap ng ating aral ng ating simbahan. Sana po yating ma-like, share, follow, and subscribe. Yun ang po. God bless you.